Welcome back to Millennial TV. Earlier, we discussed about the items or mga things na ginagamit natin when we were young, yung mga video games, yung mga trolley bags, pencil case, or ano ba yung mga traditional games na nilalaro natin outside our homes. And then kung paano ba tayo lumaki, kung ano yung mga nakagis na natin, mga TV shows before. So ngayon, curious naman ako kasi, since na-mention niya natin on our second segment, na sobrang nag-advance yung technology, curious lang ako, ano yung, do you still remember yung first ever cell phone na nagkaroon kayo? Like ikaw, Zarah. First, di ko alam yung name ha. Basta yung first cell phone ko yung ginagamit. Motorola. Basta Samsung siya. Tapos, na-flip. Na-flip. Tapos feel-na-feel ko pag may tumala ako. Oh, medyo grabe yung first phone niya. Pumiflip na. Hindi kasi di ba parang ano ka yung amin, pwede bang iba to tsaka masira eh. Ganun yung mga first phone namin. Ano ka ba? Ano ka nung grade ka na nag-first time ka na ka cellphone? High school na. High school. How about you, Chris? Yung parang kudkura ng yellow. Medyo makamataba siya. Alcatel, yung mga ano, yung mga ganun-ganun, di ba? Oh, ang tawag nila doon parang barf o may antenna. Oh, it's either yung Nokia 5210. Ganda no. Alam niya. Nokia 5210, Bosch, Sony Ericsson, yun yung mga first ever phones. Oh my gosh, naalala mo pa, M.A. Ikaw, ano? Ako nga yung pinakamatanda dito. Ako nga. Hindi ka to rabbit eh. Thank you, naan dito ha. First ever phone ko before I remember Triumph yun. Triumph siya. So, parang 3 bars lang yon. So, ayun, syempre black and white. So, may antenna rin siya. So, mga grade 6 ata ako nun. And I remember, pag dinadala ko siya sa school, parang I feel like I'm better than all of us. Oh my God. I have a phone, text, pwede ko mga text. Ang mga nakaka-text ko lang ng teacher ko, yung mga classmates ko, parang konti lang yung mga mayroong cellphone. Alam ko yung pinagkakabisihan mo yan sa phone yan, yung snake. Ay, walang snake yun kasi hindi nga siya Nokia, so wala siyang bill. So noon, may mga comparison pala, parang ano yung cellphone mo, may snake yan. Pag may snake, medyo social media. Medyo, okay. It's either 5110, 3210. Kakalabas lang. Ikaw, Euluvye, parang ano yung first ever cellphone? Ako, grade 5 or 6 ata ako, yung Cherry Mobile na parang calculator. Ay, yung parang maliit lang. Ayun, ay, natatago mo. P1, parang gano'n. Tapos may iba't ibang colors, no? May pink, yellow. For sure, pink. So at least pink. Ano siya, masif, hindi siya takaw, tingin na parang isipin nila, fancy. Parang calculator lang talaga siya. So, pag nasa klase ako, mag-GM ako. Send to all, pero sa isa lang pala isi-send. Sa crush mo. Ito sa Joaqui. Joaqui, ano yung cellphone mo? No? Kasi parehas kami ni Joaqui ng halos same. Halos same kami ni Joaqui. Hindi ko maalala yung exact unit, pero I remember mo siya yung Motorola na medyo mukhang 5110. Medyo mukhang 5110. Hindi, iba yung may antenna. Mukha talaga siyang, ito kasi nakatawa sa mga phones ko nung bata. Laging mga 2 to 3 brands or 2 to 3 years left behind yung phone ko. So kunyari, by the time nag-advance kayo dun sa next na mas uso, dun ko palang nakukuha na hand-me-down. Kunyari, 5110, tapos 3210, 3310, di ba na naging uso sila for a while, pero by the time makarating siya sa akin, meron ng ibang mas uso noon. So, lagi akong kunyari 7650, yung first camera phone. Marami nang nauna doon. So, by the time nakuha ko yung 7650 ko, may mga ibang uso ng camera phone noon. Yung parang bilog pa nga ata yung keypad. I don't know if you guys remember that. Yun, wala na ako noon. So I was always left behind a few units. Kasi hindi naman din ako super sumasabay sa uso. Wala naman pakialaman nun yung latest best of the world. Importante naman, may matatext pa at meron kang katext, di ba? Yeah. At saka merong load. Ayun. Okay guys, since we're talking about gadgets, I think, sino sa inyo na experience na ng iPod, nano iPad, di ba? Umabot naman ako ng iPod. iPod. Nakakamiss, di ba? Ako iPhone eh. Kasi parang akin, ito sa inyo, sa mga ng iPod, and then meron kang phone. So, Agad. Kasi marami nang hawak nun, for sure. Yeah. Parang hindi ko rin, actually hanggang ngayon wala akong iPad. Kasi hindi ko rin mag-gets na may laptop ka na, and then may phone. Pero sabi ng sister ko, you know what, nakakatamad mag-open ng laptop. Kasi mag-boot pa yan. Sa phone naman, I'm scared. So, sa iPad, siya yung nasa middle. Yeah. Kaya pala sabi, okay. So, siya yung pwede maging phone na pwede rin maging laptop. So, yun yung function ng iPad, which is before, parang for me, it doesn't make sense. Oh, nagkano pa nga mga China version yan, sobrang liit. Parang ano lang siya. Before kasi paliitan ng mga phone at ng gadget. So, ngayon naman, palakihan na. Actually, balik times.
Yeah. Even in cars ngayon, parang it's either paliitan na yung, mm-hmm. parang hindi mo rin masabi kung ano yung market kasi nag-e-evolve din. So, di ba, like parang, for example, we used to play this, pero mga ilang months lang may upgrade na yan. Next year, outdated na siya. Kasi may sawa factor. Feeling ko, millennials or Gen Zs especially, ang pinakamabilis magsawa sa lahat ng generation. Parang hindi natin kaya na ito lang yung gagawin mo. Yung bago talaga. Nasanay na sila na pag may lalabas. Oh, yeah. They want to get it again. Mm-hmm. Yeah. Ganyan. Ikaw ba updated kayo sa mga phones ninyo ngayon? Or masyado kayong conscious dyan? Yung phone ko, to be honest, medyo updated siya. But it's not because, sabi ko nga kanina, hindi naman ako yung tipong sumasabay sa uso. Phone diba? Latest, yeah. Nagkataon lang, nag-update ako ng plan. Sirang-sira na talaga yung phone nung yeah, time na yon na meron ako. Hmm. Ito na yung pinakamura na meron nila. So, inadvertently, nakuha ko medyo updated, di ba? But it's not like hahabulin ko yung next na lalabas. Okay na ako dito until, wag sana siya masira. Pero di ba, I will keep on using it until hirap na. But it's funny how you mentioned iPods kasi... one last na lang sa iPads kasi nakakatawa na music lang dati yung kailangan natin doon eh. Tapos naging texting na siya, naging internet na siya. Yeah. So you said nga that the market evolved. So ano yung next na isasaksak natin sa phones natin after the cameras, after the music, and after yung mga ano natin, yung what our camera phones can do right now. Doon ako medyo napapaisip. So what's next? Everything is possible with technology naman talaga. Tama. Okay guys, have you played Wii Sports? Or what's your favorite console games? Ako sabi ko hindi talaga ako gamer. And feeling ko hindi ako mag-i-invest para sa mga, kasi mahal yung CD nun, di ba? Mahal yung mga parang games for that. Kasi kung gusto mo mag-games, mas okay na ako sa mga mobile games or PC games siguro. Mas for me, mas practical. Ikaw, Chris, like parang natalo mo ba? Ano ba yung Wii Sport? It's like, parang Nintendo, Xbox, ganun. Oo, tama. Alam ko lang yung family computer eh. Yeah. Well, sabi ko nga parang... family computer, isang panduma. Class A mga tao. Yeah, or yung mga talagang mga hardcore gamers na kailangan alam nila ng PS5. May yung brother ko kasi gamer talaga yun. So, updated siya sa kung ano yung parang latest, ano yung ganito. Kaya sabi ko, mag-update ka na naman ng motherboard or something. Kasi hindi niya nakaya yung version ng game na kailangan. Paganda kasi ng paganda yung mga resolution, saka yung specs ng mga games mo, no? Pero, tama kayo. Ito na naman tayo sa subject na nag-evolve ng technology. You asked about yung PlayStation 1 kanina. Dati kasi yung mga games natin parang linear lang eh. Okay na tayo ng ganyan hanggang sa naging 3D and then I don't know what titles. Dati yung mga X-Men versus Street Fighter. Alam mo yan, di ba? You mentioned Tekken kanina. Ano ba yung mga ibang popular na video game franchise? Na yun nga, pagdating mo sa mga PlayStation nila ngayon, I mean, they play it the same way na we played it before, pero yung available technology, hindi na lang yung console mo eh, kailangan tama kayo, pati yung TV mo, kailangan malaganyang flat screen na para malaro mo, hindi kaya yan ng mga normal na TVs from back then. Ako kanina na-mention ni Joaqui na nag-F4 yung buhok niya, kasi I remember ito, for our next topic, kasi naisip ko na, natry niyo ba mag-compose ng sarili ninyong ringtone? Kasi I remember before, I used to compose yung mga Nature Garden na ringtone, tapos yung F4 yung mga songs. Parang hindi. Hindi mo na, ako kasi talaga. Sa phone, ako diba, ringtone dati? Ko. 3210, 3310, kaya mo mag-compose ng sarili mong ringtone. Hindi ko alam yun. Kasi dinadownload nyo na lang or available na sa Spotify. Hindi ko alam yun. Ay, hindi namin naabutin. Pero ringtone ko nun yung ano ng reason nato. Sobrang bata nyo na kasi ngayon, so hindi nyo na talaga naabutan. Pero yung sa age namin... Naabutan ko siya, pero hindi ko nagkumpo siya. Hindi mo siya tinanayang. I didn't know how. I know may mga guides siya, pero parang... Download na ba yung tawag doon? I will just before, get something na... Yung mga Zed, ganyan. And then, ang dami kasing cheche po rin sa cellphone. Like, ano ba to? Like, for example, ringtone, meron kang backlight. Ano yung tapos yung mga cellphone casing? Alam ko yun, yung housing. Housing. Cellphone pwede housing. Alam ko yan. Pwede nung ni Chris dati yung mga cellphone. Yung mga casing, matitigas yung mga hard case. Hard case. Tapos ano pa yun, depende pa kung ano yung damit mo. For example, red yung damit mo. Medyo red din dapat. Tapos Texas pati yung keyboard, di ba naman palitan nyo? Yung keypad. Yung keyboard. Hindi pa siya kasi ano yun. Parang, ito, we,
as millennials nga, we experience a lot from, you know, books, yung mga traditional games, to technology. What is your realization pala growing up? Okay, or your life's lesson? Yung kanina natanong ko na kasi si Zarah and si Euluvye. Yeah. Like, ikaw, Chris, parang, ano yung mga na-realize mo growing up na being a millennial? Mas advanced. Comparing now sa life ng... Would you want to go back to that era na gano'n? Yung simple. Oh. Mas masaya pa rin. Feeling ko sa personality ni Chris, mas ano siya, mas gusto niya yung gano'n. Yung parang old school. Gusto niya yan, old school. Old school. Kasi lalo sa mga music yan. Ano yung favorite music? Yung mga boy band, mga Westlife, A1. Tapos yung mga Air Supply, yan. Mga Barry Manilow, yan, abot mo yan. Oh, ano pala to? Old souls. Yeah, I think ang music, ang profession talaga niya kasi is music ka, di ba? So very updated si Chris dun sa mga yung library niya. Yung classical music. He's the guy. How about you? What did you learn? Or ano yung parang feeling mo, realizations mo? Yun nga eh. Again, we're in the unique position na nandun tayo sa stage na umabot before the internet and all of this technology. At the same time, wag naman tayo magpaka-hypocrite din na ang dami naman talaga natutulong ng mga current technology. Much as I also agree na it's would be fun to go back to more simpler times. So ako, siguro advice ko na lang for the day, no, bago tayo magpaalam, and I think I mentioned this before na rin, I know I need my mobile phone, I need my device, pero isasang tabi ko talaga siya for hours at a time pag hindi ko naman siya kailangan, para lang at least ma-feel ko ulit yung life na hindi ako dependent sa notifications ng phone ko. Ako, I really put it aside. But to say naman na hindi ko siya kailangan, of course, I want it there. But para lang hindi ako malulun talaga with the games and the social media, I would intentionally put it aside and just turn off the internet to, ika nga, sa theme ng episode natin, go back to your childhood. Yeah. Oh, well, wow. How time flies talaga. Another hour have passed sa Millennial TV, and with the topic we had, talagang nagkaroon ako ng nostalgic feeling. Our topic brought me back to my child days, and I hope you guys also enjoyed our discussion. But don't worry, this is not the end. Again, I am Euluvye Pollack, and I hope to see you next week. Right. Pati ako na-feel ko yung pagiging bata ko. Little Zarah na naglalaro lang before. Naglalaro ako sa labas, ha? Hindi. I look like this. Okay. Just like Euluvye said nga, this is not the end because we will still bring you more, di ba? Yes. Also, you can send us your request via comments kung ano ang gusto nyong pag-usapan namin dito sa show. You can like, follow, and subscribe our YouTube channel and Facebook channel, Jin and Millennial TV. Again, I am Zarah Lim, and stay tuned for more. I am Joaqui Mendoza, guys. Thank you po talaga sa lahat ng mga nagtuloy-tuloy pa rin pong sumusuporta at naniniwala sa show namin. And kita nyo naman, we just have a very good time here talking about both relevant issues today at the same time, throwing it back to our childhood. Yes. So sana nga, yun nga, matulungan nyo rin kami if you guys have topics that you want to suggest. I think this group is more than capable of voicing our opinions and with these topics and with all of these interests, no? Yes. Sabi sa inyo, sarap bumalik sa pagkabata, eh. Sarap bumalik sa college. Pero kahit na, masarap mag-reminisce. It is still exciting to look forward to the present time. So keep on looking forward to our next episode, mga co-millennials. I am Chris Abaya. And I am M.A. Buendia, your new co-host. And just like what Chris said, I look forward to bringing you more intellectual and fun topics to our show. So don't forget to like, subscribe, and follow our Facebook page and YouTube channel, which will flash on your screen again para sure na makita ninyo. And we will be back. We will bring you more. This is Millennia TV. This is our time. Right.